Hello, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng chicken black soup. Ipapamagi ko po ito sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahan niyo po ako at mag-intro muna tayo. Ito po ang ating mga sangkap, ito po yung ating ano, isang packet na yan din na po yung seasoning. Gagagamitin natin ito po yung ating ano, black chicken at maglalagay po tayo ng konting Chinese wine at syempre tubig. Susukatin natin. Kinilagay ko na po yung measurement dyan. So ito na po yung ating chicken na manok. Oh, chicken na manok eh, no? Black chicken. So ayan, dahil sa mahilig po ako sa puwet ng manok, ano po, tinatanggal ko po yung nasa ibabaw. So ito, so ganito yung aking ano, ginagawa. Tinatanggal ko po yan. Yung iba kasi hindi na nila tinatanggal. Pag ako po niluto, tinatanggal ko po yun kasi ako ang una-unang kumukuha at naghahanap ng puwet ng manok. Sa ayan po, na nasa loob yung kanyang paa. Kaya tinanggal ko po at hiwain po natin ito. So ayan, hindi na po natin hiwain yung manok. So ganito na pong buo yung aking iluluto. So ayan, yung hinihila ko po, yun medyo taba-taba yung ano, yung nasa balat ba. Tapos mayroong konting ice kasi ko po kasi ito frozen. So ayan, syempre lilinisan po natin, tatanggalan po natin ang koko. Ayan. Yan po. Tapos huhugasan na po natin yung ating manok. So ayan. Hugasan po muna ito at sayang, lalagay ko po dito sa palanggana at yan. Umpisa na po natin na hugasan. Sayang po. Bali, malinis po yung nasa ilalim. Wala na pong ano, lamang loob. Yan. Ang inano ko lang po, kinakapa ko po yung ano, yung baga ba niya. Pero wala na. As in, malinis na po. So, ayan. Iniisa-isa, tinitingnan ko yung ano, baka may balahibo pa. Bali, madaling makita yung balahibo nito kasi ano eh, itim yung laman niya. So, yung balahibo po kasi nito, ano, puti. So, ayan. Kaya madali lang po na tignan. So, ayan. Ikot-ikutin lang po natin diyan. Nang ganito. Hugasan po natin do ulit. Hugasan natin mabuti. Siyempre, yung singit-singit. Excuse me. Tapos, ayan. Yung mga pakpak niya. So, ayan. So, ayan po. May nakikita po akong konti na ano, sa balat. Yung naiwan. Kaya tinatanggal ko po. So ayan, pag namimili po tayo kasi ng ano, manok sa palengke, sa market, ayan, hindi po siya masyadong totally na natanggal na. Kaya, ayan, naglaro pa ako. Nilagay ko pa yung ano, paan ng manok sa loob. So ayan po, tapos, i-check po natin yung mga kilikili ng ating manok. Baka may ano pa dyan, balahibo pa. So, ayan po, tinatanggal ko pa po yung ano kasi hindi pa po natanggal. Yung nasa, ano ba, sa liig. Yan. Tapos, medyo mataba kasi kaya binabawasan ko ng konti yung taba ng manok. So, ayan. Yung balat niya masyadong mataba. Kaya tinatanggalan ko ng konti yan. Yan. Tapos, susunod na po natin yung kilikili ng manok. Titignan po natin yung kilikili ng manok dito. Medyo may balabalahibo pa itong kilikili nitong manok. Kaya, kailangan po natin na, ano po, linisin mabuti. At lahat ng sulok sa ayan. Dapat tinitignan. Yan po, nililinis ko pa po yung sa liig niya. Kasi minsan po, yung mga iba, mayroon pa pong ano ba, yung kinainan ng manok. Yung kinain ng manok. Kinainan eh, no? So,
kasayan ko, yung nakikita nyo po, pinupuna, inaanohan ko po yung mga pakpak niya. Yan, pakpak, kilikili. Sayan, kasi mayroon pa medyo, balahibo ng konti. Ayan, sa lahat ng simit niyan, titignan natin na mabuti. So, ayan po, pagkatapos po nito ay, lulutuin ko na po. Ayan, okay na po. At itatabi ko po muna ito at susukatin ko yung aking ilalagay na tubig. Bali, ang nasa packet po kasi na ilalagay na tubig ay 1 liter and kalahati. So, ang ginawa ko, 2 litro ang nilagay ko. Kasi, di ba, mag-aano pa po yung kasi, matutuyok ba, mababawasan pa. So, ayan, dinagdagan ko pa po ng konti. Kasi gusto nila kasi yung soup. So, ayan. Ayan. Pakukuluan ko lang po muna ito. At, pagkatapos ko po, pag kumulo na, tsaka po ilalagay yung manok. At yung nito, pakete, yung nasa loob nito. So, ayan. Papakita ko lang po sa inyo. Ito po, napakadali lang po itong lutuin. So, ayan. Susundin lang po natin yung instruction dito. So, ayan. Ayan. Yan yung sinasabi ko po sa inyo na 150 ml lang na tubig. Kaya lang 1,500 ml. So, ayan. Ang ginawa ko po, 2,000 ang ginawa ko. So, ayan po. Madali lang pong sundin. Ayan. So, ayan po. Ganyan lang po yung pagluto ng chicken black soup. Napakadali lang po. Yan, kumulo na po yung ating tubig. Kaya ilalagay ko na po yung isang packet. Ayan, isang packet lang naman po yung lagay, laman nun. So, ayan, laki-laki ng packet niya, diba? Pero maliit lang po yung nasa loob. At, syempre, sinunod ko na rin po yung manok na inilagay. Yan. Tapos, ang ginawa ko po, naglagay na po ako ng Chinese wine. Pero, supposed to be sa, pagkatapos na tsaka ilalagay. So, okay lang yun kasi nandiyan na rin yun. So, pero dapat, pagluto na tsaka, kung malapit ng patayin yung apoy, tsaka lalagyan. So, ayan. So, ayan lang po. Hintay lang po natin ito hanggang sa maluto. So, ayan. Bali, isang oras ko po itong pinakuluan. So, ayan. Paglagay ko po yung manok at saka yung seasoning ito. Bali, malakas pa po yung apoy. Bali, 5 minutes na malakas yung apoy. Tapos, hininaan ko na po siya. So, ayan. Niluto ko po ito ng isang oras. Ganun lang po yung pagluto. So, pagkatapos ng isang oras, so, yan lang po. Wala na pong gagawin. Wala na po tayong ilalagay. So, ganun lang po yung aking pagluto ng chicken black soup. Sana po ay magustuhan nyo. At habang naghihintay po tayo, maraming salamat pong muli sa mga new subscribers po natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe po. At don't forget to click the bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na in-upload ko po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta. Maraming salamat po sa patuloy yung pag-aabang sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po.
So, alam po, napakadali lang po yung ating black chicken soup. Siguro kung wala po kayong itim na manok. Itim na manok noon. Pwede rin i-try yung native or biller. So, ayan. Iba din po kasi ang lasa ng itim na manok. So, pag ako po, para sa akin, kung ako po ang inyong pagpipiliin, mas bit ko pa yung manok na hindi itim. Yan. Siguro depende rin siguro sa luto. Kasi bali ang luto ko lang po dito sa itim na manok, ito lang, itong soup na lang to. So, pag bumibili yung amo ko ng manok na itim na ganit, na itim na manok, so automatic na ang gusto niya ay ganitong luto. Hindi ko pa po natatry na magluto ng itim na manok ng ibang putahe. Bali, itong soup lang po na ganito. At sorry kasi hindi ako kumakain. Kasi ito herbs. So, ayan, herbs ba? So, ayan. Pag itong soup na itong niluto nyo, napakadali lang. So, yan. Napakasimple lang, di po ba? Ganyan lang po yung paggawa. Pagluto pala. Sorry. So, yan lang po. Pagkatapos ng isang oras, titignan lang po natin, check lang po natin. Tapos, okay na. Patayin lang po yung apoy. Yan, isang oras na. Kaya check na po natin yung ating soup. So, ayan, yan yung sinasabi ko po, yan. Kahit na mahina po yung apoy, mababawasan po yung sabaw niya. So, ito na lang po yung natira. Ayan po yung ating buong manok. So, yun lang po. Thank you for watching again. Bye. God bless. See you po sa susunod ko pong videos.